So guys, ito ang aftermath ng malakas na isto kahapon. Makikita niyo ang aming daan. Talagang natakpan siya ng yelo. Ngayon, dahil sa dinadaanan siya ng mga sasakyan, nagpre-press siya, kaya tumitigas, tapos nangyayari, nagiging parang solid ice siya. So yan yung delikado. Eventually for now, hindi pa siya ganun masyado katigas. Kasi unti-unti na kukompress yan. Pero kapag tumigas na ng tumigas, dahil sa dami na ng mga sasakyan dumadaan, nakukompress siya, nagiging solid ice na siya. Yun yung delikado na nag-skid yung mga sasakyan. So, pero so far, for now, dahil medyo hindi ganun gaano kalamig, minsan may konting lusaw dahil nadadaanan siya. Ayan guys, kitang-kita niyo kung gano'ng kakapal yung snow bumagsak kahapon. Isang araw lang siya, buong araw, umabot ng 20 centimeters. Yung expected lang namin is around 10 to 15, tapos hindi pa dito yung sentro as per weather network. Pero sobrang daming bumuhos kagabi. Ayan, ang mga flower. Kung napansin niyo sa kabilang daan, yun yung mga flowers. Sila yung mga tagalinis ng daan. Yung ginagawa nila yun, kinakaskas nila yun, tinatanggal nila. Pero inuuna nila yung mga main roads. So minsan yung mga street lang sa mga community, hindi yun nalilinis. So nakikita niyo sa kabilang side, ayan. Ayan guys. Yan ay, ayan. Yung flower, ginigilid niya. Ayun guys, nakita ko, napansin niyo yun. So kinakaskas niya yun. And then eventually, yung mga ibang ice na naiwan sa daan, kasi hindi naman niya matatanggal lahat yan, yun yung tumitigas. And then come next snowfall, ano nangyayari dyan guys? Natatakpan siya ng mga snow. So, sobrang tigas na, yun yung mga black ice na tinatawag. So kapag hindi ka naka winter tire, madudulas ka talaga. Yun yung mga skid-skid na yung nangyayari. Although kahit naman winter tire, nag-skid pa rin yan. Pero yung traction niya is maganda-ganda kapag naka winter tire ka. Iba yung kapit kung tawagin. So ang winter tire, bakit siya may winter tire? Kasi ang winter tire is mas malambot yung paggulong. Yung pagkakagawa niyan is mas malambot. Kasi yung pag summer tire matigas kasi yon. Kapag all season tire, pwede naman sa snow pero hindi siya ganun kalakas, especially kapag ang rating ng tinatawag nating all season tire is kapag nag 7 degrees Celsius na siya pababa ng temperature, mas tumitigas na siya. So, pag matigas ang tire mo, hindi maganda yung traction niya. Yun yung mga madulas. Makikita niyo mga manigiskid, ganun. So, pag ganitong klase ng driving sa winter, malayo pa lang, dapat slow down ka na. Tapos yung kapit mo ng brake, unti-unti, yan, nagbe-brake-brake ka na, hindi pwede yung bigla ang brake pag ganitong winter. Kasi pag bigla ang brake, ibig sabihin, ini-stop mo yung gulong mo, meron pa rin force. 'Di ba kasi nag-accelerate ka. So yung body ng sasakyan, humahatak 'yan eh. Hindi lang siya gulong ang nagdadala niyan eh. So mangyayari pag biglang sudden stop mo yung gulong mo, yung body sumasabay. So naiiwan siya, may impact, 'di ba? 'Yun ang nangyayari doon. So kaya hindi pwedeng bigla ang preno, brake pag ganitong mga winter season. Tapos syempre distansya amigo, huwag na huwag kang basta dadagdidikit dyan, dahil pag sira yung nagbrake, sigurado pag brake mo nagskid ka, ayan disgrasya. Ganyan guys ang winter driving. Yung nakikita nyo parang walang daan, diba? So ang diskarte lang dyan, sundan mo lang yung nasa harapan mo. Ganun lang yan. Pero kahirapan yan. Halimbawa pag gabi, tapos ikaw mag-isa, tapos hindi mo kabisado yung daan, tapos biglang snow, nangyayari dyan, hindi mo alam yung dadaanan mo. So,
tingnan nyo ngayon guys, walang guhit-guhit ngayon. So, walang, hindi naman sa walang pakialaman, pero basta makapag-drive ka ng maayos, ganun lang siya. Basta wag mong didikitan yung mga sasakyan, ayan o. Kahit maglipat-lipat ka ng lane, walang problema dyan. Ito, itong daan na to kasi, medyo kabisado ko to. At saka, maluwang yung daan na to eh, kaya dire-diretso lang driving natin. Ayun siya. Makikita nyo sa kabilang side, medyo nalinis ng konti dahil may dumaan ng flower dyan. Ayun yung lumikop, nag-ano siya, nag-U-turn siya. Oh yan, dito pa lang nagre-brake na ako kasi kita ko red, di ba? So ayan yan, ganyan. So ayoko ng wag kang sudden. It's not ayoko, it's ganun talaga. Wag sudden brake, delikado yun guys. Ayan, nandito na tayo ngayon sa 99th Street and 34th Avenue. As you can see, may McDonald's dyan, may Visions Electronics, hindi ko pa rin na-promote. Meron Tim Hortons sa other side. Temperature check, it's minus 10 degrees outside. Oh. Ayan, makikita niyo yung plate number niya, wala na, di ba? Matakpan. So for now, okay lang muna yan. Pero pag wala naman talagang ano, hinuhuli yan. Bawal kasing ganyan. Pero dahil nga umahatak yung snow habang nagda-drive siya, natatakpan siya. Pero mahigpit na pinagbabawal yan. So, nandito tayo sa south side ng Edmonton. South side ako nakatira. May makita niyo yung mga tao yan. Ayun o, snow blower. Ganda yun. Minutes. Guys, malapit tayo sa Jollibee. Parang gusto ko yata mag-Jollibee. Kaya lang, pareho lang naman yun. Ganun din naman nakaka. Luluto na lang ako. Ayan guys. So, nag-skid ako. Ayan, naramdaman ko ang skid ko. Ayan, buti na lang. Malay-layo pa. Ganun siya. Kasi nung time na nag-brake ko, may solid doon, kaya nag-skid. Tapos unti-unti 'yon, kailangan mong bawiin yung brake. Bawiin, balik, press, balik, ganun. Paunti-unti lang. Ano man, pakajut-kajut lang, ika nga, sabi nga nila. So pag mga ganitong panahon, kawawa yung mga kotse. Kaya mapapansin nyo, puro karamihan ng mga sasakyan dito, mga SUV, mga van, mga truck. Yung nasa kanan ko is pick up, ang tawag dyan dito is truck. Yan, yung nasa kanan, makikita nyo doon, truck. Sabi nyo, truck down. Ito ang kapal, ano dito oh. So yung snow dito, ayan, wala pa na flow dito. Ang ganda ng mga puno, makikita nyo yung mga puno, may mga yung snow. Ang ganda. Yan yung mga pine tree na yan, kailangan na natin mag-brake. Buti na lang, nag-green na. Ganun pa kalayo, kailangan ko na mag-brake. Or else. Ay, ang ganda ng mga pine tree. As you can see. That's the beauty of winter. All white. Thank you.
In 300 meters, use the second 111th Street Northwest. Oops, nabutan tayo ng train. Ayan, dahil may train dito. Use the second from the left lane. Street Northwest. Yung train ano ang LRT kung tawagin dito from south to north, so bale ang pinakamalapit na station dito sa amin is Southgate. Ito sa south, Southgate siya. All second to the last, ang pinakahuli ay Century Park. Nasa last pala tayo. Nasa last station, dulo ng south. Ah, bumaba ulit. Siguro sa kabilang side. Ayun, sa kabilang side naman. Southbound, galing siya ng north. Ito nyo, maiksi lang yung ano dito. Ilan lang yan? 1, 2, 3, 4. Apat lang. Bilis. Kailangan na yung buksan yan. It's our right. We have to turn left. In 500 meters, turn right onto saddle. Akalain nyo, biglang nag-ano ko agad. Hindi pa kami nakakatawid lahat. Kasi mabagal nga yung tawiran ngayon. Magagawa natin, ganun talaga. Ayan yung station na sinasabi ko kanina. Yan yung Century Park, the last station. Turn right onto Saddleback Road North, 112th Street North. Turn left, west, then turn west. Kulit nito.